What's up mga kamodi? Welcome back to my channel, MODY Homeboy TV. Sa video naman natin na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring or gumawa ng incubator gamit ang ibang brand ng thermostat. Ito yung tinatawag nilang STC-1000. So, yun po. Ganito po ang itsura niya. Madalas din ginagamit ito ng ating mga kaibigan na gumagawa ng incubator or mga DIY din po. So sa video natin na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-wiring ito tapos kung paano siya i-configure. So let's go! So bali, simple lang po siya. No? Ang power niya po is pwede siyang i-power ng 110 volts AC or ng 220. May mga ibang model din na 12 volts or 24 volts pero ito ay isang 220. So una natin gagawin is ipapower up muna natin siya. So sabi dito, yung power supply sa pin number 1 and 2 natin ilalagay. So dito po banda yon. Ang gagawin lang natin is maglalagay lang tayo ng plug. Ito yung plug na ilalagay natin. Naka-ready na siya. Bali, tutusok lang natin dito. So, sigpitin lang yung tornillo. Then next is isa. Then next yung isa. Doon. Ayan. Next naman natin gagawin is i-connect natin yung ating mga load. Dito sa heating. Bali, itong part na to, ito yung pinaka niya. Ito yung normally open niya na relay. Ang ginagawa ng 5 and 6 is nag-ano lang siya. Nagko-close and open lang siya. Close and open. Yung contact, no? So, bali dito natin i-connect yung ating mga bulb and blower. So itong bulb natin na to, naka-connect sila into parallel. Ito papakita ko na lang sa circuit natin, and then yung blower din natin ganun din. So nasa ano na lang sila. Ito na, pinag-connect ko na sila para maging isang ano lang sila, cord. Ito bali, susupplyan lang natin sila dito. Okay? So bali, ito pong pin 5 and 6 na to, wala siyang internal voltage or output na kuryente. Unlike doon sa ginawa natin dati, is yung XHW3001 na model, is meron na siyang internal connection ng voltage, ng output, voltage output. So, bali ito, barely yun lang siya, contact lang siya, close and open. So, susupplyin pa natin ng 220 itong ating load. Okay, so bali, ito yung pinaka ano natin, load natin. Tapos ito naman yung plug natin. Kung idadirect natin to dito na ganyan, didikit, tapos sasaksak natin, gagana na to, no? Ngayon, ang gagawin natin para ma-connect natin siya dun sa dun sa thermostat natin is itong dalawa lang ang pagdidikit natin. Ito po, no? Ito yung plug natin. Tapos ito, pag binlag natin yan, tapos pag nidikit natin ito, pwede gagana na yon. Itong dalawang to, ito yung i-connect natin dito sa 5 and 6.
bali yung 5 and 6 dito magkakaroon ng switching. So close niya tapos i-open, close niya, i-open. Yun lang. Ganun yung function ng pin number 5 and 6. Okay po. Clear po yan. Ito yung ating load, yung bulb tsaka blower. So bali ito po siya. Tapos yung isang line pumunta dun sa pin 6, 5 and 6 para mag-close and open ng ating close para pagdikitin or ilagyan ng contact ng ating relay, which is yung normally open. Tapos yung isa naman direct nito dito sa power. So I think tapos na natin sa mga wiring. So bali ito ang ating sensing bulb or ang ating temperature sensor. Natin, ang gagawin na natin ngayon is ipapower up na natin siya. Bali, sasaksak lang natin dalawang to. So yan, power up na natin siya, no? So bali, itong thermostat na to, meron siyang function na F1, F2, F3, and F4. Okay? Bali, doon sa F1 or yung function 1, doon natin isiset yung temperature set value. So, ano ibig sabihin yun? Para sa incubator po natin, bali, dapat mag-upgrade siya ng 37.5. So, ang pinaka-top po natin is 37.8. Bali, may plus 0.3 degrees Celsius lang po tayo. Yun yung isa-set natin sa F1. Pero, ngayon, yung F2, sinasabi niya kung alin yung ima-minus natin doon sa 37.8, kung kailan siya sisindi. Bali, gusto natin sumindi yung ulit yung mga heater natin pagdating ng 37.2. So, ano yung difference ng 37.8 tsaka 37.2? Bali, 0.6. Yun yung difference set value natin. Yun yung ilalagay natin sa F2. Then, sa F3 naman, compressor delay time. Bali, dito, wala na tayong gagawin dito. Bali, naka-default is 3 minutes. So, hindi naman natin ito pakikilaman kasi para sa ano to eh. Para sa cooling function. Eh, hindi naman natin gagamitin yun. Nasa, ano lang po tayo, sa heating lang tayo. Or for the incubator function lang po. Then, yung F4 naman, is ito po yung temperature calibration value. Kunwari, meron tayong ano, itong thermostat natin, hindi calibrated. Kunwari, meron tayong thermometer, yung talagang calibrated. Pag pinag-compare natin itong dalawang yung thermometer at yung thermostat natin, may difference. Saka lang natin gagamitin yung function F4. So basically, ang gagawin lang po natin, nasa lang tayo, nasa F1 and F2. No? So paano natin i-adjust yung F1 and F2? So, sabi sa manual, i-press and hold lang yung letter S ito for about 3 seconds. Ayan. Ayan. Tapos up and down, makikita mo yung F1, F2, F3, 3, F4, okay, F1. So dito tayo sa F1, press and hold S, then pindutin mo yung up button, arrow. So wag mong bibitawan yung S, no? Up mo lang. So, i-set na natin to sa 37.8. So, yan po. Na-set na natin yung F1 natin. Tapos, ayan lang po natin. Babad din siya doon sa dati. Yan, heating na siya, no? Makita nyo, sumindi agad kasi 30.1 degrees Celsius tayo ngayon, yung ambient temperature natin. So, ang gagawin niya, paiinitin niya hanggang 37.8. So, kaya sumindi siya. Ayan, nasa heating na tayo. Ito yung... Tapos, again, for the F2, press and hold S. Tapos, hanapin natin F2. Then, press and hold S. Tapos, yun, 0.5 yung ano natin, default. Gawin lang natin 0.6.
Ayan. Bali 0.6 na siya. So okay na yung F2 natin, no. So bali sisindi siya ng 37.2, then mamamatay siya ng 37.8. So tingnan naman natin yung ano. Is F3 na 4, actually din na natin kailangan 'yon. Pero papakita ko lang sa inyo. Ayan, yung delay niya. Gawin na lang natin 0. Actually, for compressor to. For the cooling process. Tapos, F4 naman is dapat naka-0 tayo. Ayan, 0. Wala naman tayong calibration or correction. So, as is lang yan. Okay? So, I think natapos na natin siyang ma-setup. Ganun lang po siya kasimple. Ngayon, para makita mo kung ano yung mga nakaset sa F1 tsaka F2, simply press mo lang itong arrow na to sa app. So, bali yan yung ano yan, naka-settings niya. Or temperature settings niya, 37.8. Tapos, doon sa, yun yung cutoff niya. Pag na-reset na niya yun, mamamatay siya. Ito naman sa difference value niya, 0.6. Okay? 37.8 minus 0.6 is 37.2. Bali, doon naman ulit siya sisindi. Okay po. So, subukan na natin kung under siya. Ilalagay na natin sa incubator. Papasok na natin yung thermostat. So, ayan. Nag-start na siyang uminit. No? Malapit na siya mag-chart 7.8. Yun, namatay na ang ating incubator. So, mangyayari yan, dahil patay ng heater, lalamig na siya yan. 7.2, dapat sisindi na ulit ang ating incubator. Yun. Okay na po siya. Bali, tama yung pagkaka-wire natin. Ang tama rin yung ating pag-configure sa ating incubator. At dito ko na po tatapusin ang ating video tutorial regarding wiring and configuration ng ating STC-1000. Sana po kayo nag-enjoy. At kung meron po kayong natutunan sa tutorial na to, the best way para ako ipasalamatan po is please subscribe po sa aking channel para tuloy-tuloy lang at ito ay mag-grow. And kung nagustuhan nyo po ito, just like and share na rin po ang ating video para matuturing yung iba. Maraming salamat po. Thank you.